Okay, live na tayo, pero mag-share muna tayo sa ating mga followers sa Facebook, okay, at sa Messenger, para naman yung ibang gusto ring matuto ay makapanood sila. Yan, mag-share muna tayo. Okay, nag-share tayo sa Facebook. Ngayon naman, mag-share naman tayo sa Messenger. Yung mga follower natin sa Messenger naman. Okay. Babati muna tayo sa mga masugid kong taga-subaybay at sa mga bagong subscribe ng aking YouTube channel. Babati ako sa inyo ng isang dito tayo. Ayusin natin yung ating ano para dito tayo naka-focus sa ating gagawin. Mabati ako sa inyo na isang magandang buhay, magandang araw. Sana ligtas tayo sa anumang kapahamakan, lalo tigit ay naiwas tayo sa COVID. At sana magpabakuna na tayong lahat. Okay, bago ko makalimutan, shout out at binabati ko ang aking apo sa pamangkin, ang apo ng aking kapatid na si Doktora Lorin Pilorin Alamag na nasa Santa Rosa, Laguna, kasama ng kanyang guwapo at matyong asawa na si Dr. Manuel Alamag. Si Doktora po ay isang dentista at si Bayaw ay isang optometrist. Okay, ang kanilang apo na si Sia Alamag na anak ni Dondon o ni Manuel Alamag Jr. Si Sia ay nagdaraos ngayon ng kanyang karawan. Yan, may pabertina ko sa iyo, Sia. At sana masaya ka kasama ng iyong lola at lolo, Yuya at Yuyo. Okay? Kahit wala si Yuyo Buboy ay alam ko tuloy ang iyong handaan. At many more birthdays to come, Sia. Sa ikaw ay alam ko lalaki kang isang mabuti at mabait na bata. So, ngayon ay magtuturo muna si Yuyo Buboy ng kanyang lesson about pa rin sa revolver. Okay, marami pa rin ang nagtatanong ng revolver. Tungkol sa revolver at natutuwa naman ako sa mga nag-comment sapagkat yung aking comment na yung problema ng hand na hindi nakakadiretso ng ikot yung bola dahil kapos yung hand, yung nagtutulak sa bola para maeksakto siya ng ikot at tumiming yung bala sa firing pin ay may natuwa at sabi niya tama, salamat sa iyong video sapagkat yan ang problema ng aking baril. Totoo lang yung mga problema na yan, madaling gawin. Kulang lang tayo sa kaalaman. Kaya lagi tayong punta na punta sa gunsmith, bayad tayo ng bayad. Pupunta ka lang naman sa welder na Kung wala kang pang welder, pakidagdag nga nito ng
konti, oh. Oh, gusto mo, pakita mo pa yung video ko sa welder, oh. Ganito ang paggagawa, oh. Ganito, gayahin mo si Pinoy Perams Instructor, si Pinoy Gunsmith, ayan, ganyan. Weldingan mo lang at ako nang bahalang mag-finish. Oh, magkano binayad mo? Baka nga, isang ano lang yun, eh. Isang grande lang, eh, katalo na. Okay? So, ngayon naman ang ating tatalakay na yung paring problema ng revolver na ayaw pa rin pumutok. Lalo na yung tinatawag natin na mga backyard. Madaling nasisira yung firing pin, kundi man napupudpud, kakaagad, umiiksi. Okay. Kung makikita ninyo dito, ito isang katirbang firing pin yan. Hindi pa ito. Ito yung mga naipong kong firing pin. May mga naputol, may mga pinagpalitan ko yan. Ngayon, kamukha nito. Ayan, naputol yan. Wala na yung dulo. Eh, madali ko lang ginagawa, yan. Okay? At ituturo ko sa inyo kung paano madaling paggawa. Ano ang materials na ginagawa? Unang-una, hindi basta-basta bakal ang ginagawang materials. Pako, ordinaryong pako, malambot din yan. Walang tigas yan. Ang tigas niya, konting-konti lang. Concrete nail, matigas. Ang problema sa concrete nail, matigas, mahirap gawin. Mahirap tornohin. Eh, wala nga akong torno, eh. Okay? Wala nga akong torno, paano ko magagawa yan? So, ituturo ko sa inyo. Kahit wala kayong torno, eh, di ba, tinuro ko sa inyo yung papagawa sa bins drill. May mas madali pa dun. Pag talagang matigas at tinitalaban ng talim, carbide lang ang makakatalab kasi dito, eh. Okay. Eh, ang unang materialis na pumapasok sa ating isip na matigas ay concrete nail. Ang problema sa concrete nail, wala kayong makukuha na eksaktong sukat ng diameter, so mahirap. Or ang kaibahan lang ng mga barina, kamang ganito barina, eh kung ano yung sukat, eh, makakabili na kayo ng barina. Mura lang naman ang barina, eh. Kung kayo gagawa ng, wag na yung mamahaling barina, enough na yung mga made in China, hindi naman masyadong katigasan, pero enough na sa firing pin. Hindi naman kinakailangan sobrang tigas na sa firing pin. Enough na yun. So, hanap kayo ng pagpamanin ulit ninyo, disclaimer na naman, hindi tayo pwedeng magpakita ng firearms sa live. Bawal po sa community guidelines. Kaya hindi ako nagpapakita ng firearms sa live. At parts lang ang ating pinapakita. So wala tayong baril dito ngayon. So, paano tayo gagawa ng firing pin na barina? Ito. Ito ay barina. Yung mga naputol na barina, pwede natin gawing pampunson, pang center pans, yan. No? Hindi ko tinatapon yung mga naputol na barina. At pwede rin gawing firing pin. Okay? Eh kung wala kayong putol, di bumawas kayo dito. Okay? Bumawas kayo dyan at gawin ninyo yung firing pin. Madali naman gawin yan. So, ano ang kailangan nating ipanggagawa natin dyan? Oh. Kinakailangan natin ay barina. Hand drill. Pwede rin yung battery drill. Yung nare-recharge. At sander. Ito lang, dalawa na itong kailangan natin. Ito lang. Okay, may cutter yan na pamputol, yung manipis. Okay, kung di pa ninyo alam yan, pamputol ito. At ito yung medyo makapalang kinuha kong palit. So, tinanggal ko yung kanyang handle, nilagyan ko ng tornilyo para maipit ko sa dito. Para maipit ko siya sa gato. Ayan. Oh. Naipit na siya sa gato. Ilipat natin yung camera. Ayan. Ayan na. Nakagato na siya. Pagkatapos, mag-face mask tayo. Ayan. Gumamit tayo ng face mask. Okay.
Yan, naka-face mask na tayo. Ang importante lang naman sa firing pin ay yung dulo. Itong dulo na ito ang gagawin natin. Okay? Paano natin gagawin yung dulo na yon? So, hindi natin, wala tayong turno. Ito na lang gagawin natin pambawas. So, yung ating kaputol na barina, ipit natin dito sa, ito yung talim ng barina, ipit natin sa, okay. Bahala na kayong kumuha ng size. At hindi nga tayo po pwedeng magpakita ng firearms dahil tayo naka-live. Dahil mas ginugusto ko ang magturo sa live. Bakit ka mo? Eh, wala akong editor. Kita ninyo yung mga videos ko, bara-bara. Ang importante sa akin mga videos, hindi ko masyadong pinapaganda. Ang mahalaga sa akin, naunawaan ninyo at natututunan ninyo yung pagagawa. Kaya hindi ko na masyadong pinakakaabalan yan. Isa pa, eh, hindi man ako magaling sa computer. Hindi man ako magaling sa mga ganyan. Eh, ito nga, napasubo na ako dito. Kaya ganito na ginagawa ko. Mahirap mag-edit, mahirap mag-upload. So, taksak natin siya sa kurente. Yeah. Yan na. Okay. So, pagkatapos ay ganitong gagawin natin. Okay, bingo! Ganun lang kadali ang paggawa ng firing pin. Ang kalimitan ng laki ng dulo ng firing pin ay 2mm. Siyempre kukunin natin yung sukat niya. Okay, 2mm. Ayan. Oho. Sakto ka kagad, 2mm. Oh. Pagkatapos, siyempre, puputulin natin yan. Papalit tayo ng cutter. Ito, palit tayo ng cutter ha. Hindi pala ito. Palit ng susi nito. Mali-mali na tayo. Okay, yan ang mahirap sa live. Hindi. Okay. Itong cutter natin. Manipis. Manipis yung cutter. Ayan. Okay, at susukatin natin ang ilalabas natin ng konti para maputol natin. Yan. Ang kalimitan naman ng mga firing pin ng mga revolver, mga maiksi lang. Tapos, kukunin natin ang sukat. Susukatan natin siya. Okay, at mamarkahan natin. Patay ng. Okay, halimbawa, ang haba nitong ko gagawin natin ay 10 mm. So, ayun. Mamarkahan natin siya. Ayun. Pag tayo ay magpuputol, lagi tayong may allowance na 1. Huwag natin puputulin dun sa ayun. Minarkahan natin siya. Makikita ninyo may nilagay akong marka doon. O kung malabo sa inyo ay mas maganda para malinaw sa inyo,
eh gamitan ninyo ng masking tape. Okay? Ayun. Nilagyan ko ng masking tape para mas malinaw. So, hindi pa ito ang eksaktong sukat. Kinakailangan medyo mahaba. At puputulin natin sa cutter. Ginawa natin firing pin. Ito ay pang revolver. Ang mga ano ng revolver, hindi ganong mahaba yan. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng yung lock niya, yung ganito. Lalagyan natin ng ganyan. Eh, dito na rin. Okay. Kung ganitong mga maliliit ang inyong mahirap hawakan, baka madisgrasya yung ating mga kamay, safety first, gumamit tayo ng mga pin holder. Okay? Ito ang pin holder. At okay, nahulog yung ginagawa natin at hindi ko makita. So anyway, gagawin na lang tayo ng iba. Nahulog eh. Okay, anyway, ito yung tinutularan natin. Ito. Eh, nahulog siya. Hindi ko na makita. Asan na siya? Gawin na lang tayo ng iba. Ulitin na lang natin yung pagkagawa. Dahil nawala siya. Ang gawin natin, isabay na natin yung paglalagay ng slot para hindi tayo ma... Okay. Dapat bago natin pinutol, nilagyan na natin ng kanal ng slot. Okay. Gagawa ulit tayo ng panibago.
ganito lang kadali ang gawa na agad tayo ng isang firing pin. Ito ang ating tinularan. Saan ang tinularan natin? Ito, kamukha nito, naputol na to. Ito, naputol na. Okay? Yan, putol na yan. So, gumawa tayo. Ito na yung ginawa natin. So, ganun lang kadali ang gumawa ng firing pin. Ayan. Oh. Yung slot na yun, doon may pin yun doon para hindi siya lumabas. Okay? At alam ko naman na kayang-kaya na ninyong gawin yan. So, madali lang gumawa. Wala pang 15 minutes, 10 minutes. Ganun lang kadali ah. So, halimbawa naman kayo ay ano, wala kayo talagang makuhang materialis. May sina to. Kung napanood ninyo yung last video ko, yung pagpapahaba ng hand, ganun din, padugtungan ninyo ng acetylene. Ha? Kung ano yung pagpa-welding ko do sa ginamit kong hand, ganun din. At ihasa lang ninyo dito para makuha uli ninyo. Pwede pahaba ninyo, pero bago ninyo padugtungan, kukunin muna ninyo yung haba. Susukatin muna ninyo yung haba niya para alam ninyo kung ilan ang idudugtong ninyo. Kung gusto ninyo dugtungan ng half mili, half millimeter o 1 millimeter ang idugtong. So, ganun lang kadali ang ano. Kasi mga ka-shooter, pag ang firing pin ay maigsi na, hindi masyadong tumatalab sa primer at kalimitan ay hindi na nga pumuputok. So, ang isa pa, pagka mahinang bakal ang firing pin, mahirap talaga siyang pumutok. Pero kung matigas na bakal ang firing pin ninyo, kamukha niya ang barina, concrete nail, yan ang magagandang materialis na may suggest ko sa inyo. Yan talaga ang magandang gawing materialis. Hindi pa ito yung mga firing pin na mga nasisira dito sa aking kumpanya. Napakaraming firing pin ng kita mo, pati firing pin ng AK-47 napuputol din. Ayan, naputol yung dulo dito. Pinalitan ko ito na solid. So, sana may natutunan kayo sa ating maliit na klase na to, aking pagtuturo. Alam ko, marami sa inyo ang namang problema tungkol sa pagpapagawa ng firing pin. Practice lang. Importante, meron kayong sander, grinder, at meron kayong portable na barina. So, ganun lang kadali ang ating lesson for today. Pupwede kayong gumawa ng bago. Pupwede kayong mag-rebuild. Kamukha anong ginawa ko dun sa hand. Pupwede kayong mag-rebuild. At ang importante, meron kayong panukat ng haba. Ina-advise ko rin na mag-trial and error kayo. Pagka kinabit ninyo at sobrang haba, halos ay umabot na siya dun sa, huwag masyadong mahaba, baka mabutas. Baka masisilip naman ninyo yun dun sa pag ikinabit ninyo. Pag sobrang haba, yung halos ay umabot na siya dun sa butas ng bula. Makakalkula naman ninyo yan. So, that's it. Napakadali ng ating lesson for today. Kung hindi natin alam ang pamamaraan, talagang mag-isip tayo, paano ka kaya makakagawa ng firing pin? Kikil-kikilin ninyo, hindi ninyo masisintro. So, kung materialis ninyo matigas, mahirap kikilin. Pwede ninyong gawin ito sa bins drill, pero mas pinakamadali dito. Itong pamamaraan na ito ang pinakamadali. So, ito ang inyong firearms instructor, walang inililihim. Pasinsya na. Lahat ay tinuturo dito. At ito nga pala yung mga nagtatanong, hindi ko dala yung isang cellphone ko. Yung mga nagtatanong, kung magtatanong kayo,
ilagay ninyo kung anong brand yung baril ninyo na at yung problema ng baril ninyo. Kanina may nagtanong sa YouTube ng sa'yo, alam yung magtatanong sa YouTube, matigas daw yung recoil spring niya. Eh, meron na po tayong video niyan, kompleto, paano nyo sukatin ang recoil spring, ano ang pagpipilian yung recoil spring ng makakabili kayo ng recoil spring na 14 pounds, 16 pounds, 18 pounds, hanggang 25 pounds. Kung gusto ninyo palambutin, ay gumawa na lang kayo ng mas malambot pa. Pero 14 pounds ang sa 1911 ang pinakamalambot na para sa akin. At kung major load, ay di siyempre, pagtaas ng pounds. So may mga videos na po tayo niyan. At yung tinatanong niya na yung sa grip, hindi daw naglalak. Ibig sabihin siguro, natanong na rin sa akin yan, yung hindi gumagana yung safety grip. Meron na rin tayong video niyan. Mahirap naman yung kada isang tanong, isa tuturuan ko na naman. Kaya nga ako gumawa na ng mga videos. Hindi naman po pwedeng lahat kayo ituturo ang kada tanong ninyo. Kaya nga gumawa na ako ng videos. Puntahan na lang ninyo aking mga videos. Halimbawa, may problema kayo sa 1911 ninyo. Panoorin ninyo yung mga 1911. Sigurado ako, nandun ang problema ninyo. Malfunction. Yung isa nagtanong, G3. Malfunction nun. Sorry, excuse me. Kumpleto naman tayo ng video sa malfunction. Katatapos lang ng ating truthing, honing, polishing. Makakatulong sa, it will help sa malfunction problem. Sa mga malfunction, kumpleto tayo dyan. Itong revolver, kaya inuulit ko kasi ginawa ko itong isang video. Yung lahat ng problema ng mahirap nga namang hanapin. Mahirap maintindihan. So, ang ginagawa ko isa-isa, isang problema, isang video. Kaya inulit ko to. So, yung nakaraan, hand. Hand at saka yung ano yung problema na ginawa natin ng una? Yung may yung hand at hindi eksakto yung bola. Yun. Ang isa nating ginawa. Ngayon, baka sa susunod, yun namang sa Friday, ang gagawin ko naman, paano naman ang gumawa ng paano naman gumawa ng mainspring ng revolver? Humanap kayo ng ganito. Napakarami ng mainspring ang ginawa nito. Malaki na ang kinita nito. Okay? Mga circular saw. Ito magandang kayong mainspring. So, sa Friday siguro, baka tumabas tayo dito para gumawa ng mainspring. Okay, mainspring naman. Kaya huwag ninyong kakaligtan yung aking mga live. At yung mga tanong ninyo ay hindi ko nakakalimutan. Lagi kong sinasagot yan. Hindi ninyo maintindihan yung videos ko. Sa live kayo pumunta, magtanong kayo sa live. At mas maganda, ang hirap naman kayang mag-type. Ita-type ninyo isang buong problema ng kamukha nitong ginawa natin na ito. Ita-type ko, ipapaliwanag ko yan. Napakahirap ko ipaliwanag yung sa type. Baka magalit sa ating yung YouTube sa haba ng paliwanag. Baka kalahating araw ako nagta-type na. So, mas maganda yung ganito. Magtanong kayo. At atin ang tatalakayin at susunod. So sana itong paggawa ng firing pin ay nakuha ninyo. Okay? Sa mga revolver. Revolver naman, may isi lang ang mga firing pin niya kaya napakadadaling gawin. Tamang materialis lang. So, yung mga magtatanong, punta muna kayo sa aking mga videos. At makikita ninyo doon ang kasagutan ng inyong mga tanong. Okay? At kung hindi kayo hindi ninyo maunawaan yung aking videos, punta kayo sa aking live, magtanong ulit kayo sa aking sa live. Dito, pag Friday. Pag wala kayong time na pumunta sa live ko,
PM ninyo ako sa Messenger. Tutulungan ko kayo. Okay? Wala akong hangad kundi magturo at makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Lagi kong sinasabi, ako ay nandito sa Kuwait. Kapagkat mayroong gustong bumili ng baril, mayroong gustong magpagawa, nandito pa ako sa Kuwait. Ang tangi ko po lamang ginagawa ay mga baril ng kumpanya. Ang aming kumpanya ay Mayading Shooting Range. At yung mga baril ng mga member dito. Kaya araw-araw ako ay baril ang hawak. So, gusto kong ibahagi sa inyo yan at patuloy ang ating pagtuturo hanggang sa yung first batch ay natutuwa ko, marami na kayong alam. Mas marami pa yata kayong alam sa akin eh kasi kayo-kayo nagtuturoan din eh. May mga marurunong naman tayong member ng batch. At yung mga gusto sumali sa aking online class, eh yung first batch po, hindi na po kayo pwedeng lumahok doon. Kasi yung first batch ay naka-advance na yun. Kung pupunta kayo doon, baka hindi na ninyo sila masakyan. Iba na yung mga pinagagagawa nila doon. So, ano na, mabaga napaka-advance na nila. Minsan nga, advance pa sila sa akin. Nauna-unahan pa nila ako. So, naka-supervise lang ako sa kanila. So, second batch po. Promise, mag-open ulit ako ng second batch. Ang tanging requirements lang ay inyong valid ID para malaman ko kung kayo ay nasa tamang edad at kayo ay isang mamamayang Pilipino na yung maayos na mamamayan na Pilipino. Okay, alam naman natin may mga huwag natin pag-usapan yun. So, hanggang dito na lang. At nga pala, every live ko, Friday and Tuesday, ako ay nagpaparapol ng mga gamit. Yung mga maliliit na gamit na kung sino ang manalo, ito doon lang sa mga member ng member ito ng group chat ng aking online class. Yung nakaraan ay napapunta kay Greg yung barrel beading. May video ako niyan paano gamitin ang barrel beading. Nung nakaraan, nung last Friday naman, ay si Bear yata, Bear de Monteverde, ang nanalo nung nakakuha nung yung sealer and peeler. Maganda yun kung kay gumagawa siya ng gumagawa siya ng mga grip. Ayun, napakaganda nun. Yun ang pang first coat ninyo para yung kahoy ay hindi sumipsip ng varnish pag binarnisan ninyo. Yung sealer and peeler, napakaganda ng resulta nun. Hindi ko nadala yung aking ginawa. So, yun. Bago yun. Ang gagawin ko doon ay iipunin ko yun. May mga pangalan. Ilalagay ko sa isang box. Pag ako'y umuwi, hindi may pasalubong kayo sa akin. Matatanggap ninyo yan. Kung malayo kayo sa akin, i-DHL natin. Kung ilan yung napanalo na ninyo, check na makakarating sa inyo. May mga pangalan yan. So, ngayon naman, ang gusto kong ibigay ay itong napaka-importante nito. Ito ay papakinabangan ninyo. Itong chikiring tool. Isang chikiring tool lang. Ito naman ay napapalitan eh. Napapalitan naman ito. Ngayon, ito ay double cutter. Ibig sabihin, dalawang linya. Ito yung double cutter. Ito yung importante, double cutter. At meron tayong, isasamahan ko na ng isang single cutter. Okay, itong single cutter na ito, pang-finishing ito. Okay, pang-finishing ito. Isang single cutter. Ngayon, para naman kayo ay ganahan, gagawa kayo ng single cutter na pampapalalim. Okay, ito, natatanggal ito. Alam ko, kaya-kaya niya. Gagawa kayo ng single cutter, pampalalim. Ito ay pang finishing ito. Pag napalalim na ninyo, ito ang pang finishing itong cutter na to. Ito ang ipapalit ninyo dito. Natatanggal yung pina yun, yung maliit na pina yun. Tatanggalin nyo, salpak ninyo itong pang finishing. Pero, gayahin ninyo ito, single lang ang gagawin ninyo. Single cutter. Hindi ito yung single cutter, ha? Ayaw ko namang ibigay sa inyo lahat.
Ito, gagawa kayo ng single cutter. Yung single cutter, yun ay pang palalim. Pag malalim na, ito ang tamang shape. Okay? Ito ang tamang shape. Pag nakuha na ninyo yung tamang lalim, pasadahan ninyo ito pang finishing. Okay? Good luck sa mananalo nito. Mamaya, pagkatapos ng ating mabasa ko yung mga... Dito malalaman natin yung mga kasali. Yung mga nag-comment, yung mga hindi nag-comment, hindi kasali. So, Romualdo, yung ating Vice President, masipag yan. Oko, bahala ka na magparapol ito pagkatapos nito ha. Ito na, babasahin ko na yung mga kasali. Ito na yung mga kasali sa ating raffle. Ito ay every live ito ha, Friday and Tuesday. Kahit anong maisipan kong ibigay sa inyo, kung kaya kong iparapol yung turno eh, mahirap iuwi yun, malaki. Okay. O, baka magparapol ako ng magazine ng mga magazine ng baril. Okay. Walang problema. Para, ito ay para maging masaya lang tayo. Babasahin natin yung mga chat dyan, kung sino mga nauna dito, nakasali sa, ito ay para lang sa mga member, pero pwede rin mag-comment yung mga hindi member. Awa, nangungulan taga-Amerika. Si ORG20, RG21, Simon Gutierrez. Hindi man Fernandez ha. Mon Gutierrez. Okay, na taga-Amerika. Naku Mon, huwag ka na sumali sa, huwag ka na sumali sa ano, sa rapol at ang dami mo namang, ikaw nga magparapol dyan, dami mo mga gamit. Okay. Si GC Hipolito. Good evening, Boss Elmer. Michelle Valencia, good PM po. Diolito, yun ito, Diolito. Diolito Pilutin. Ah, muti ka, baka pilurin ka. Kamagalang yata kita. Pilutin ka eh, pilurin ako eh. Okay. Valentin Supersalis, gandang gabi sir. Aba, nandito si Gretchen. Gretchen, huwag ka nang sumali sa ano. Mayaman ka naman. Oh, bahala kayo. Para sumali sa mga raffle-raffle, dami mo naman pera. Taga ano ka naman, taga Central Bank ka eh. Okay. Si Gretchen Wotton, good evening po, sir. Si Renegade Opren Channel. Ayan, supportahan natin ang mga YouTube channel. Good evening, coach. Shout out po. Renegade Opren, ang magaling gumawa ng ating logo. Ah, kumusta na yung ating mga uniforme dyan? Tumatakbo na ba ang pagpapimprint ha? Gandang gabi, coach, at sa mga manunood. Ang sabi ni Rick Sogoni, GC Hipolito, shout out naman dyan, boss Elmer. Okay, shout out sa iyo, GC Hipolito. Ayan, ang ating, andito naman ang ating Vice President, Romualdo Ponce. Gandang araw po, coach. Ayan. Si Mark Kisora, hi coach. At ang ating presidente ng ating GC, ng ating first batch, si Greg Certeza. Gandang gabi po. Ingat lagi po kayo dyan, sir. Thank you, Greg. Arnel Cabrelas, present, sir. Ayan, present kayo para mapasali kayo sa ano. Baka makaipong kayo ng mga gamit. Baka bago ako umuwi, eh, may complete set na kayo ng ano. Ng mga gamit ng gunsmith. Okay. Arnel Cabrelas, present. Marvin Santiago, good evening sir, present po, mabuhay. Okay, mabuhay tayo lahat. Bear de Monteverde, coach, gandang gabi po, salamat po sa turo ninyo. Walang ano man. Okay, Bear, ikaw yata yung nanalo ng ano, last na parapol, yung ating pang ano, gumagawa-kawarin ng ano eh, mga grip, tama-tama yun. Arnold Binaobra. Hi sir, kumusta po? Kumusta? Malamig na gabi po ang abang po ng mga video, nag-abang po ng mga video live niyo po. Shout out. Okay. Si Arnold Binaobra. At
si Ber Monteverde again, Di Monteverde. Coach, salamat po sa panalunan ko. Okay. O si, madadagdagan pa yan. Matagal pa naman tayong magani. Michelle Valencia, tinago ni Sir Roaldo Coach yung firing pin mo. Ay, nakaka pala nakapulot yung firing pin na nahulog ko eh. Okay, madaling gumawa. Kaya-kaya ninyo. Oh, saglit lamang 1,000 ninyong firing pin. Kita ka kagad kayo dyan. Renegade Open Channel, maraming salamat sa bagong kalaman, coach. Ganun lang pala kadali gumawa ng firing pin. Oo, kita nyo, ngayon lang ninyo nalaman. Papagawa kayo, mas matibay pa. Sabihin ko sa inyo, napakatibay ng firing pin na yan. Itong mga firing pin na naputol dito, mga original ito. Itong pinakita ko sa inyo, itong isang katirmang firing pin ito, puro original yan. Pero pinapalitan ko ng mga yari ko, mas matitibay. Kaya, pag kayo ay nakagawa niyan, marami kayong makukuha ang customer, sabihin ko sa inyo. Dahil gandahan lang ninyo ang paggawa, sakto sa sukat. Pag nagkamali, palitan ninyo. Palitan ninyo, madali namang gumawa. Okay. Inom muna tayo ng tubig at medyo natutuyo ang ating lalamunan. Uy, kalahating oras na tayo na nagsasalita ay masakit din naman sa lalamunan. Excuse me ha, inom na ako. Oh, lasang Alfonso. Okay, sino pa? Mukhang marami ngayon ng ano. Mukhang marami ngayon ng nagparapol ako. Mukhang marami ngayon ng present ah. Okay, sa tapos kay Arna, kay namatay na tapos. Mami, nakaligtan tayo eh. Okay. Ano ba tayo natapos? Okay, umpisa na ulit natin kay Valentin Super Salis. Gandang gabi. Hindi ko na malaman kung sa tayo na ka, no? Gretchen Wotton, good evening po, sir. Renegade Open Channel, good evening, coach. Shout out po, okay. Rick Sugoni, gandang gabi, coach. At sa mga manonood, JC Pulito, shout out naman, Boss Elmer. Okay, shout out sa iyo. JC Roaldo. Ponce, gandang araw po, coach. Mark Kisora, hi, coach. Greg Certisa, gandang gabi po. Ingat po lagi tayo dyan. Arnel Cabrillas, present. Marvin Santiago. Good evening, sir. Present po. Mabuhay. Okay. Bear, coach. Ito. Coach, gandang gabi. Salamat po sa turo ninyo. Arnold Binobra, hi, sir. Kumusta? Dito tayo natapos. Malamig na gabi. Okay. Nawawala. Okay, Berdy Monteverde, coach, salamat po. Sana palanunan ko. Ayan. Michelle Valencia, tinago daw ni Roaldo yung pairing pin na nahulog. Siyaka. Esports Vlog. Ayan. Esports Vlog. Ating suportahan ang vlog ni Esports. Tamsak, shout out po, Kuya Boboy. Okay, Esports Vlog.
Renegade Offline Channel, maraming salamat sa bagong kalaman, coach. Ganon na lang pala, kadali gumawa ng pairing pin. Ah, dito tayo natapos. Okay, napakadali talaga niyan. Hindi lang tinuturo ng ibang gunsmith. Megalab, Esports Vlog, Megalab, shout out kay Buboy from Binangonan, Rizal. Okay. Ayan. Rualdo Ponce, coach, kung may raffle daw po, meron nga itong ating ano, itong ating chikering tool. Salva Pero Potong, sir, paano i-adjust ang cylinder stop ng Squares Bingham? Okay. Eh, katatapos lang nung ano natin yan, ha? Nung vlog yung sinunda nito. Yung sinunda na vlog na live natin nung Friday. Kung paano pahabain yung ano, panoorin mo. Yung cylinder stop. Ah, cylinder stop. Okay, pagdadaan na natin yung cylinder stop. Hindi po na-adjust ang cylinder stop. Yan po ay spring lang ang pinapalitan dyan, spring. Okay, dadaanan din natin yung cylinder stop. Panoorin mo yung ano, yung bakit hindi makontrol ang bola ng revolver. Yan. Bakit hindi makontrol ang bola ng revolver? Panoorin mo yan, Salvation Potong. At ang may problema dyan ay cylinder stop. Yan ang sinasabi ko. May video na tayo niyan. Okay, Salva Pero Potong, revolver po. Okay. Yan nga, Salva Pero Potong, panoorin mo yung bakit hindi makontrol ang ikot ng bola ng revolver. Panoorin mo sa aking vlog, ha? Panoorin mo. At kung meron kang hindi naunawaan doon, balikan mo ako sa tanong. Gandang gabi, coach. Salamat sa dagdag kalaman. Rualdo Posse, long live Elmer Pelorin. Salamat. Okay, Marvin Santiago, sir, same question sa cylinder stop. Pag tinulak, pasulong, kasama, gumagalaw yung cylinder. Ano yan? Okay, same question, cylinder stop. Pag tinulak, pasulong, kasama, gumagalaw yung cylinder. Naka-video, ano yun? Hindi ko nawawala eh. Naka-video po yan sa group chat natin. Pasensya na po. O sige, titingnan natin yan. Pag tumulak, pasulong, gumagalaw yung cylinder. Ay, siyempre, gagalaw talaga yung cylinder. Tinutulak yun eh. Okay, titignan ko yung video, ha. Pag tinulak, pasulong, kasama, gumagalaw yung cylinder. Okay, titignan ko yan, Marvin Santiago, ha. Hindi ko masyado maintindihan yung tanong mo eh. Maganda, naka-video. At papaliwanag ko yan. Amigo JJ Channel, late share, good evening. Okay. So, hanggang dito na lamang. At tayo ay mag-isang oras na rin. At inulit ko, ito ang ating paparapulan ngayon. Chikering tool. At may kasamang cutter. So, good luck sa mga manonood nito. Sa mga manonood, sa mananalo nito. Sana yung ito, maganda ito doon sa mga gumagawa ng grip ng 1911, yung chikering noon, buhay na buhay. Kikita ko kasi ginagawa ninyong grip ng ano eh, maganda. Pero mas gaganda kung may chikering tool kayo. Okay, good luck sa mga panalunan noon. Pag uwi ko yan, may mga pangalan, lalagyan ko naman ng mga pangalan yan. So, pupunta sa inyo yan. Pupunta at pupunta sa inyo yan. Dahil marami naman ako yan eh. Okay. Magpapaalam na tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith po naman hanggang sa muli, sa Friday. Magkakameron ulit tayo ng live at inulit ko, malapit nang kunang ilabas yung aking ginawang airgun. Pinasilip ko sa Facebook. Ang daming nagagandahan at maraming gusto magpagawa, maraming gusto bumili, sorry. Tuturo ko pa,
hindi ko na-delete natin yung paggawa na sa YouTube dahil bawal. So hanggang dito na lamang at dalangin ko tayo ay palaging malakas ang pangatawan at walang karamdaman. Okay, salamat po.